Hello po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan. Magandang araw po sa ating lahat. Ayan, nadalangin ko at hinihiling ko na ang lahat po ay masaya sa araw na ito. Ayan, habang kasama natin ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay. So, syempre, hilulutuan na naman natin ang ating mga kapamilya. So for today's video, ipapakita ko lang sa inyo yung aking lulutuing ulam. So, ito guys, yung maliliit na isda. Ayan, maliliit na isda, guys. Fresh na fresh yan, guys. So, ang gagawin natin ngayon, nilagay ko siya sa isang bowl na may tubig. Hinugasan ko siya, guys. Actually, guys, itong ulam na ito, itong isdang itong maliliit na ito, guys, dala ito ng aking asawa galing sa kanyang trabaho. Hindi ko alam, guys, kung saan niya ito binili. Basta iniuwi na lang yan dito at pinapaluto sa akin. Hindi ko alam kung paano ko lulutuin dahil ganyan nga ang itsura. Ibig ko sabihin, maliliit na isda. So, naisip ko na lang, guys, nabilihan siya ng ingredients. Ayan, so hugasan lang natin maigi yan, guys. Ayan, sasalain lang natin para, yun, since maliliit nga siya, kailangan natin siyang salain para hindi siya, ayan, masayang at mahulog sa, ayan, sa sink. Ito na nga, guys, nahugasan ko na siya. Ito naman ang ating ilalagay na ingredients, ang onion leeks, ang sibuyas, meron din tayong dyang bawang. So, meron din tayo ditong sprouted munggo, guys, na binili. So, ayan, nilagay ko na rin siya sa strainer para mahugasang maigi. Hugasan din natin maigi yan, guys, para matanggal din naman yung kanyang mga dumi. Ayan, in-strain ko na rin yan, guys, para may ihalo na din natin yan sa ating ilulutong ulam. So, eto na nga ang ating ulam. Meron tayo dyang onion leeks. Ayan, nahiwa-hiwa ko na yan, guys, lahat. Hiniwa-hiwa ko na yan dyan lahat ng onion leeks, sibuyas at saka bawang. So, ihahalo-halo lang natin yan, guys, pagkatapos nating mailagay ang mga bawang, sibuyas at onion leeks para sila ay mag-combine. At nalagyan ko rin yan, guys, ng pampalasa. Nilagyan ko yan ng paminta at saka ng asin at ihahalo ko ulit ito. At pagkatapos nyan, guys, lalagyan ko yan ng dalawang pirasong itlog. Ayan, ihahalo-halo ko lang din yan, guys, para naman mag-combine sila lahat at para maging masarap ang ating ulam. Asya nga pala, guys, ipiprito natin to, guys, ha. Ayan, sa hindi naman masyadong maraming mantika. Ayan, so para healthy rin ito, guys, para sa ating mga bagets. Kailangan nating lagyan ng, ayan, kagulayan. So, ayan, nilagyan ko rin yan ng pampalasa. Ayan. I hope, guys, na mag-enjoy kayo sa ating panonood, sa ating video. At kung meron kang comment dyan, sabihin mo na. Ayan, pwede kayong mag-leave ng comment dyan sa ating comment section, guys. Don't forget to like and subscribe na rin kung bago ka sa aking channel. And click the notification bell para ikaw ay laging updated sa ating mga bagong video. Ayan, so lalagyan din natin yan ng arena, guys, para magkapitan sila sa isa't isa. Lalagyan din natin yan, guys, ng potato starch para ang kakalabasan ng ating ipiprito ay malutong. Ayan, so maraming salamat ulit sa panonood. Hope you enjoy, guys, and have a nice day to everyone. Guys, ang mga nilagay kong mga sangkap nito, guys, tansya-tansya lang yan, guys, hindi ko na yan sinukat. Ayan, pinaglalagay ko na lang dyan lahat yan, guys. So, kutob-kutob lang nga, eka nga ni Hazel Chef. Chef Hazel pala. Ayan. Shout out po sa ating lahat dyan, sa mga manonood, sa aking mga kaibigan, sa aking mga whitey friends. Ayan, hope you enjoy our video. At sana ay manin natutunan kayo sa aking simpleng recipe. So, ayan na nga ang dalawang itlog na sinabi ko kanina. So, inilagay ko na rin yan dyan, guys. Ayan, i-crack-crack lang natin yan at ihalo na rin natin yan dyan lahat, guys, para ito'y atin nang maihanda sa pagpiprito.
guys, dinagdag na natin o inihalo na rin natin ang ating isa pang ingredient, ang sprouted mango. Yan, napakasarap nito guys kasi, ayan, nakukutuban ko lang na masarap. Ayan, so yung sprouted mango guys, unti-unti ko munang inilagay. Hindi ko siya binigla ang inilagay kasi ang hirap na niyang ihalo guys. Ayan, so mayamayang konti ilalagay na rin yan natin lahat para ito'y maprito na. So eto na nga ang ating lutuan. Sinindihan ko na yan. At para mailagay o mainit na natin ang ating kawali. So ayan ang ating kawaling gagamitin sa pagluto. Ilagyan na rin natin yan ng mantika. Ayan guys, napansin niyo ba yung mantika natin? Tulog guys, tulog. Kasi dito sa amin napakalamig kaya ang mantika natin natutulog. So ayan, kailangan guys medyo ang mantika natin ay medyo marami. Hindi naman ganun karami. Ayan, kasi papatuluin din natin yan mamaya para matanggal yung excess oil yung mga ipiprito natin dyan. So painitan lang natin ito, saka natin ilalagay ang ating, ayan, ang ating lulutuing ulam. So painitan natin ng maigang ating kawali para ilagay na natin ang ating unang batch ng ating piniplitong ulam guys. Ayan, hope you like it and enjoy watching. So yan, lalagyan natin siguro ng mga apat yan guys na sukat. Apat na sukat, apat na piraso. Ayan, mali-mali ako guys, pagpasensyahan nyo na ha. Ayan, nagumutom na rin kasi ako habang ito'y ating ginagawa. Luto na siya. So, hintayin lang natin mag golden brown yung mga yan bago natin sila iahon isa-isa at maglagay ulit ng ipiprito pa. Ayan. So, iahon na natin ito dahil sa ay luto na. Ayan. Golden brown na siya. So, pwede na natin siyang tanggalin sa mantika. So, isunod na natin yan mamaya. Ang iba pang ating ipiprito guys. Ayan, mukhang masarap ang ating luluto. Sana ay nag-enjoy kayo. Can I press, mama? What's that? Press, mama. Can I? Yeah, this is fish with vegetable. No, not that. The big one. I want the big fish. Big fish? Yeah. Whee! You don't have big fish. Why? Mama, can I have chicken? Chicken? You don't have chicken also? No, Dad! Chicken? This is not chicken. Then what's that? What is so, ayan, natawa naman ako sa aking anak. Ayan, ayaw daw niya ito. Gusto daw niya ng chicken or fish. Sabi ko, fish naman ito. Ayan, maghahanap yan ng kanyang uulamin mamaya. Pero, susubukan natin ipaulam ito sa kanya dito dahil, guys, napaka-healthy din ito para sa ating mga bagets. Ayan, favorite kasi ng anak ko ang fish. Kaya gusto niya ng fish. Gusto niya daw ng malaking fish. Hindi daw po itong aking niluto dahil ito daw po ay maliit na fish. Ano ba yun? So, itong niluto natin o ipiniprito natin guys, last batch na ito. So, malapit na pong maluto lahat. Ayan, ipinito na po natin sila lahat. At ready to attack na mamaya. So, mag-prepare lang tayo para sa ating kakainin. Mga mami,
Ang susa ko nito ay pwedeng ketchup o kaya suka na nilagyan ng sili. Pero hindi ko na ito ipinakita sa inyo guys. Masyado nang mahabang ating video. Ayan. So, nasa inyo po kung ano po ang inyong choice na sausawan. Pwedeng ketchup, pwede ring suka. Ayan, mas masarap ang suka guys na may sili. Pero kapag sa ating, mga para sa ating mga bagets, mas masarap ang ketchup. Ayan. So malapit na nga itong maluto. So, ayan guys, ito na siya. Ayan, yan na pala yung batch ng naluto. So, ang sarap niya guys, kain tayo. Malapit na pong matapos ang ating pagluluto. So, lahat yan ay mga golden brown na. So, maya-maya yan ay pwede na natin sila lahat hanguin. So, this time guys, tikman naman natin ang ating niluto. So, ayan. Ang sarap guys. Ayan, tikman na natin. Ayan. Ang sarap niya guys. Isaw-saw natin yan sa sukat ating itong lantakan. Ayan guys. So, approve. Approve na approve ito guys, napakasarap. So ayan na nga siya lahat. Ayan, hanguin na natin to guys at pwede na tayong kumain. Happy eating guys. Bye, thank you so much for watching.